istorya. Bawat tinig na ating marinig sa programa ay katumbas ng isang buong linggo ng masinsinang pag-iensayo. Ulan mo na nagda-brainstorming kami. Ayan sila. Kailan mo, grupo ko. Ano pang magandang... Kung uso ngayon. Kaya naman, ang programa nila ngayon na mamaya pagkatunay na pinagigiliwan ng mga pagpapakinig tuwing araw ng linggo. Sinigilo ko si Milo Campo ng GNN. Ginagaya ko po sa mga utang niya. Sabi niya. Anak eh, magdasal ka laro. Sabi ko kay Mama Mary. Anak. Tapos, matanggas niya. Alam naman eh, huwag naman pagayang-gayaan. Ako nga pala si Kiko Majing. Tinapang-bangos, masarap at tinapang-bangos. Siyempre, masaya ako dahil unang-una sa lahat, pinangarap kong marinig ang boses ko sa Batibot. At naging part ako ng history. Dahil ang Batibot lang ang tanging children's show na tumanim sa isipan ng maraming bata. Knockdown ang peste na pala yan. Ngayon, siya na ang big boss ng Creative Voices. Matagal na akong voice talent. Mahigit 10 taon na akong nagigre-recording bilang isang radio drama talent. Sa September issue ng F Magazine, bilang isang commercial voiceover, nakita ko yung potential ng voiceover market. Dahil what is the voice industry like? Hi, I'm Pucholo, the voice master Gonzales. Ako'y ang CEO at managing director ng Creative Voices Productions. Mga 3 years. Before that, what were you were already... You know, I mean, you were using your voice. I'm just dreaming of being... Dreaming pa lang. Marinig ko lang yung boses ko sa radyo. Sabi ko, ako na yung pinakamasayang tao sa buong mundo. Parang ganun lang ka. Pero at 16 years old, but you continued your studies, you didn't stop. No. I was studying in UP Diliman. My course is speech communication. And I took up my master's degree sa UP rin, mass communication. Aha, okay. So, tuloy-tuloy na. Mm-hmm, okay. So, kanina, we were talking about, you know, it's important to talk about how you break into the business. What do you need to do, no? So, okay. So, let's begin with how do you develop your skills as a voice talent? I mean, apart from getting all those breaks, before you get those breaks, kasi there are things you must do, right? Okay. Ryan? Well, action. Para matulungan ko rin ang mga kapwa ko voice artist na hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ang problema sa mga voice talent, they just wait eh. Kumbaga, hintayin mo ang tawag ng mga directors. Batid ng kanilang grupo na sa mabilis na pag-angat ng modernisasyon, ay higit nilang dapat linangin ang kanilang mga talento. We are an online voiceover company. Mm-hmm. Online, ha? Online, so internet-based. Internet-based. So, may mga bosses po kami na nasa database na. Oh, so, okay. Hindi na katulad dati, yung lumang sistema na punta ka ng mga recording studio, bibigyan ka nilang CD, doon ka palang makikinig. Mm-hmm. Ikaw na mismo makaka, uy, gusto ko yung bosses na to. Ayun. So, ang... Mamimili na sila doon. At ang maganda doon, kasi it helps the studio themselves, no? Mm-hmm. Ang dati kasi, yung old school... Thanks for having us again here. Now, sir. Soon, Pucholo will be launching, that's right, pre to the launch of his TV debut right here on GNN. If I'm not mistaken, the name of the program is VOTC, meaning... Actually, it's VOT... VOTV. Yeah. Voice of the Youth TV. TV. There you go. So, naiiba. Now, this will be every Friday starting the first week of July at 5 to 6 o'clock. Right here on GNN. Pucholo, tell us about your events, Creative Voices. What are you guys up to now? You're so busy this month. Yes, sir. You couldn't lunch with us, so what's been keeping you? Yes, sir. For the past 2 months, we've been doing a lot. Ay, ito na po kami. Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo? Maganda at isa po sa mga in-demand, the voice talent kayo, ay si Pucholo Gonzales. Ang tinaguriang voice master. Si Bing Kambing. Pwede akong subukan. Mabuhay para sa Philippines 2000! Sino ka ba? Nasaan ka ba? Walang ano man hirap. Hoy, hoy, hoy! Let's do it! Ang saya-saya, no? Ala naman eh! Eksklusibo! Susunod! Abangan! Nanganok eh! Patanglawin! Para ito sa atin! Walang problema, tol! Magandang araw, mga bata! Hey, come on, Patrick! How are you, SpongeBob? My precious! Philippine? Ako nga pala si Cypher Kurochel! Dahil ang buhay ay weather-weather lang. Ang dubbing ay pag... Kaming bigyan ng ilang mga tips at saka techniques. Alam mo, ang boses katulad niyan ay napapangalagaan, Mikey, ah, sa pamamagitan ng hindi pag-inom ng malalamig na tubig. Mabari, salita ka ng salita, huwag kang iinom kagad ng malamig na tubig kasi masisira yan. Kasi yung ating vocal cords, parang muscle yan eh. Actually, muscle nga siya, na kapag ito ay
napagod, bigla mong binasa. At siya po ay naging inatawan din ng International Youth Parliament noong 2004, Youth in Action Award na nagwagi po siya niyan sa Washington, D.C. At nagwagi rin ng Global Youth Action Award sa New York noong 2003. Ako, napaka-aktibo po, the youngest dubbing director at founder of Creative Voices and Voice of the Youth Network, si Pocholo Gonzalez. Good evening, Poch. Yes, good evening po. Now, magkasama kami pala noon sa Malacanang, nung siya para makasama doon sa campaign team, no? He would later lead him to his present career. Pocholo now has his own company, Creative Voices. This is an art form na hindi napapansin for a longest time. Panahon pa na mga, anong tawag dito, yung mga Greek, ginagawa na yung voiceover. Di ba sa teatro may nagbo-voiceover? Hanggang sa dumating ang radyo, mga radio. Wala lang, naglalaro-laro na ako sa boses ko. At noong college nga ako, sumali ako sa DZMM, radyo-radyo. Hanggang sa naging dubber ako. Sa pelikula, nag-dub ako sa iba't ibang artista. Hanggang sa mapasok na ako sa voiceover sa commercial. Eh, ilang klaseng boses ba ang dapat mong gawin para matanggap ka as dubber? Paano ba malalaman kung you have the makings of a dubber? Dapat alam mo kung sino ka. Ha? Alam mo yung kakayahan mo. Alam mo kung hanggang saan ka. Thank you, Miss Marisa. Aba, napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Mabuhay ka para sa Philippines 2000! Wow! Pocholo, ikaw ba yan? Teka muna ha, teka muna. Parang si FB ang kausap ko. Medyo, ginagaya ko lang ang boses niya. Ah. At kasama ko rin yung aking former vice president. Siyempre, ako yun. Sabi ko lang, welcome to Creative Voices. Thank you. Mga kaibigan, paumpisa pa lang ho yan dito sa Close and Personal. Okay, Pocholo, pwede bang bigyan mo kami ng insight kung kailan nagsimula itong Creative Voices? Dahil kasama natin ang mga gwapo at magagandang taga Creative Voices, of course, and dyan si Byron, si Sap, at saka si Jill. Kailan nagsimula itong Creative Voices? Creative Voices started... Nga pala si Pocholo, the voice master Gonzalez, ang CEO at managing director ng Creative Voices Productions. Ang Creative Voices Productions ang kauna-unahang voice talent agency sa Pilipinas at kami rin ang kauna-unahang voice acting school dito sa bansa natin. We are also a recording studio. We produce any kind of voiceover work. So basically, our principle is to make, to promote voice acting as an art, and our mission... Creative Voices kasi galing yan sa dalawang salita. Creative tsaka voices. Pero yung creative, galing yan sa dalawang salita din. We create creative voices. Nagsimula ang negosyong ito noong 2005. Kasi nakita ko yung potential ng mga Filipino voice artists na pwede palang ibenta ang mga boses ng Pinoy sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Asia. Kasi ang Creative Voices lang ang tanging voice talent agency sa Pilipinas na tumutulong sa mga kapwa natin Pilipino voice artists na ma-market yung sarili nila. Hindi lang dito sa Pilipinas, bukod kasama rin siyempre ang buong mundo. So ngayon, gumawa ako ng paraan para mag-produce naman din yung mga voice artists ng mga projects nila. Na hindi lang sila yung naghihintay, kundi natutulungan din nila yung...